Hello, Parabalas, mabuhay. This is Geisel Ortega again. And welcome back to my YouTube channel. Kamusta po kayong lahat? Good morning, good afternoon, good evening. Ano mga oras kayo nanonood sa akin ngayon? Maraming pong salamat sa mga bago ko dyan subscriber, returning viewers. Thank you so much sa suporta. Sa mga hindi pa po dyan nakasubscribe, please subscribe my YouTube channel, Geisel Ortega, and click the notification bell below para updated kayo when it comes na maglabas ako ng aking mga video. Hey! Magandang hapon, umaga, tanghali sa inyo dyan, kung ano mang oras. Oh. Ngayon, ay meron akong special guest at tatanungin ko ang kanyang top list sa kanyang evening glam, classic gown to avant-garde sa Miss Universe Philippines 2024. Tatanungin ko rin ang kanyang so far early top 5 based dito sa aking category na sasabihin at sasabihin talaga. Ano ba tawag dito? Na aking ibibigay sa kanya kung sino nga ba ang lalabas na top 5. Kasi si Mama Sam, meron na rin top 5, early top 5, si Doc Zed and RJ. Ngayon naman, ay, ladies and gentlemen, my guest for today is Mr. The Fajan Cafe by Sir Lemon. Hello! Kamusta po, sir? Special pa ba? Ako nakakailang balita na, nakakabalik-balik na ako rito. Ewan ko, special pa ako. Anyway, hello. Siyempre, special lahat ng... This is Tony Lemon from the Pageant Cafe. Welcome. I'm here in Los Angeles, California. At meron tayong kasabihan. Dati pangarap ko mag-abroad. Ngayon ang pangarap ko ay umuwi sa Pilipinas. Nabaliktad na. Oo, special siyempre lahat ng mga guests ko, hindi pwedeng hindi, nakakaloka. Tinulungan na nga ako eh, hindi pa sila special. So thank you so much at saka hopefully makapag bumalik ka na sa Pilipinas at saka mag-enjoy tayo dito ng very bomb. Ah, diba? I'm so excited to see you. At saka I'm so excited sa jacket. Ay, oo nga pala. Nandiyan, naka-ready na. Huwag mong kalimutan yun, nagigigil ako. Sabi ko nga, my God, meron kayong damit si Sir Tony Lemon na mga hindi niya na ginagamit. Kasi ubos na yung damit ko. Tingnan mo niya, warak na yung damit ko ngayon for today's video. Tingnan mo, wala na. Eh, paano ba naman, Diyos ko? 3 times ka mag-vlog? Diyos ko. In a day, maraming, mauubos talaga ang damit mo. Kahit sige na mauubos. Oo, naluloko nga ako doon sa mga subscriber ko. Wala ka na bang ibang damit, Geisel? Grabe naman, ang dami niyong mapupunta. Damit ko talaga, grabe. Sa dami ng damit ko inukay, kulang pa. Sabi ko, kaloka lang talaga. Oye, maganda na mga galing sa ano ha, mga halukay okay. Ha. Mm-mm, totoo, to be honest, magaganda sila. Kanina yung suot ko kay RJ, yes, ano siya? Ito yun oh, hindi, tinapon ko lang. Oh, 'di ba may tatak-tatak pa na Lacoste Kenemerot. Mm. Hindi ko naman 'to binili, made in Ukay lang 'to dahil sa baha. Oh, 'di ba? Ganun dilubyo. Oh. And dahil sa baha nagkaroon ako ng Lacoste na damit. Hindi ko binili kasi I can't afford. Ayun. Hopefully some parang hindi ko naman nanaisin, sir. Yung maglakas-lakas, tapos siguro pag milyonaryo na ako, pero kung alanganin yung pera ko, parang hindi ko yata kakayanin pa. You prioritize. Yeah. Ako bumibili lang pag-sale. Bili na ako pag-sale. Pag hindi sale. Ako sa bagay. Ang hirap kita. Pwede. Nakakaloka yung damit ko na to, guys. Pinagpitagbi lang to. To be honest, totoo. Pak! Diba? Nakikita ng dibdib ko. Very avant-garde. At dahil sinabi mo yung avant-garde na yan, ayun, nakakaloka. Para sa'yo, Sir Tony Lemon, ano ba ang ibig sabihin ng evening gown, classic gown, evening glam, classic gown to avant-garde? Okay, evening glam means evening glamour. If you're going to attend probably an awards night, a party, or maybe a special date. So anything that is glamorous. In Tagalog, yung bonggang outfit para sa panggabi. So The usual gowns off the shoulder, naka-corset ka, or long straight serpentine gown. Mga velvet gowns. Yeah, attending a celebration, attending an official, how do you call it? An official red ribbon. Mga card. Events. Yeah, mga ganun. Ganun. Tapos the classic gowns are of course whatever we have seen so far for the last, 50, 100 years.
may mga classic tayo. Also in Tagalog, we may tinatawag tayong serpentina, which is a mermaid gown. Trumpet gown also is a serpentina. Meron din tayong na long sheet dress, which is like parang sinuot ni Miss Russia, yung kumot eh, parang binato lang sa'yo at binalot mo para ka maglalaba. We also have parang those, parang pinapis lang na kortina or tuwalya. But that's a Gucci gown that was $5,000. My God, sabi ko, kaya naman nalo siya. Ganda sa kanya. And of course, we have the usual ball gowns, very Cinderella, Disney, you know, Disney look, parang prinsesa talaga. And we, and lately nauso for the last 10 years or 15 years is the sheet gown or illusion tool na pinapatungan lang ng mga applique or ng mga embezzlement or ng mga sumo. Or mga bato-bato. In other words, mga kulambuyan na isinuot sa'yo, tapos pinatungan na kung ano-ano. Parang kulambo. They call it an illusion tool. Yan ang tool. So basically, that's it. Yun. So para sa'yo, na yung mga girls na ba ito na sa Miss Universe Philippines ay na-check ba nila ang kanilang assignment when it comes sa theme ng meron ang Miss Universe Philippines, or yung iba hindi lang talaga sumunod at ginawa at gumawa na lang sila ng sarili nilang eksena when it comes at kung ano ang para sa kanila ang evening glam? Yes, they did their assignments very well. Actually, I was impressed with everybody, and that was good, ano, that was a good test for them and for their designers assigned to them, or they recruited a designer to do the clothes for them. At the same time, for their stylist, this is the time malalaman natin kung sino ang magaling na stylist with this exercise, because this is not yet official. So, minsan I see comments na hindi naman yan avant-garde, like only 7 or 10 did the avant-garde, bakit ganon? Because if you read the MUPH statement, this is about evening glamour gown that can be classic, used classic up to modern or up to avant-garde. Avant-garde meaning out of the box. Extraordinary. Extraordinary. Never before seen. Futuristic. So, because hindi naman nila binasa yung statement, so nagtataka sila bakit yung iba are the regular gowns at yung iba naman nag-avant-garde. So, let's just be clarified about this. Ang statement is glamour look or glamour gown or glamour evening gown. Or evening gown. Yeah, from classic to modern. So it's your choice, the choice of your team, kung saan kayo tataya, sa classic gown or sa avant-garde. Yeah. So let's be clear about this, kasi iba nagagalit, I see them na bakit ganyan, hindi naman avant-garde yan, like most of the 40 gowns are not avant-garde, they're just classic gowns. Or kaya pwede din sir na classic gown tapos ineksenahan mo ng avant-garde, kumbaga nagbigay ka ng bagong flavor doon sa classic pwede gown. Rin, yeah. Pwede rin. It may be the look, it may be your hairdo, it may be the background, like yun, it depends on you. So you can have done a combination of it. Yeah. You can do combination of it. Basta importante lang na mga magiging ano niya, flavor is glamorous, fabulous. Yes. Fabulous. Exactly. Isang tingin ko pa lang, oh my God, ang bongga. That's the term, bongga. Yun ang glam. Yes, kaya ng glam na glam talaga, di ba? Hindi naman pwede na naglagay ka nga, ay, sinuot mo nga classic gown na nakita naman niya before, tapos hindi mo pa binonggahan, ay di, parang wala lang din. Kasi yung iba, nilamon sila ng gown. Nilamon sila ng, ang ganda ng gown, tapos nilamon sila ng bonggang-bongga kasi parang ang laki-laki ng gown, tapos parang hindi mo ineksinahan, tumayo lang, ganun. Parang kasi nilamon talaga sila ng gown. So medyo ekes na doon sila, pero hindi naman ibig sabihin na hindi sila naghirap doon sa team, 'di ba? At saka hindi naman namin tinake for granted ang mga pinaghirapan nila, kasi ang pagkakaalam ko, isang shooting lang yung headshot, swimsuit and evening glam nila na gown. Kaya may makikita ka talang same makeup lang din, tapos nagkakaiba-iba lang na. Because it takes a lot of effort. Like one shoot takes about, minsan, 1 week. Dalawang araw. Planning 6 days,
No? Yes. Yung planning 6 days, ano yung dadalhin, anong gagamitin, ano ang itsura. Tapos on the day of the shoot, isi-set up pa yung makeup mo, minsan 4 hours, saka yung hair. Because before coming to America, I was a fashion assistant fashion editor for Chic magazine. There was a magazine before. Ako yung gumagawa ng cover. Ako yung nagko-conceptualize yung cover. Ako rin yung gumagawa ng portions of the clothes kung merong add-on. So yung aming shoot is just for one cover for a magazine is almost like 12 hours. Ang makeup is 4 oras. And during that time, wala pang masyadong computer. So, ang pinaka-delikado, yung eyelashes na hindi nagdidikit-dikit. So, talagang tinitingnan ko isa-isa yung eyelashes na hindi nagdidikit. Kasi pag print na yan, makikita nagdikit yun. So, you know, it's a point against us. So, I am experienced that. So, sana naman, let's be counting pasensya sa mga girls. Kasi that takes one whole day. One whole day just for one shoot. Yeah. At saka, sir, ano na, wala pa tong bearing mga eksena nila. Kaya huwag kayong magbardagul at magpatayan dyan na kinipilit yung in-number one, yung gusto ninyong in-number one. Nakakaloka. Mga pa-teaser lang to ng Miss Universe Philippines, wala pa silang ginagawa. Wala pa silang ganap. Wala pa. Yung hinihingan lang sila ng photos na binibigay nila sa Miss Universe Philippines, yung swimsuit, yung evening gown, and headshot. Patikim pa lang ito. Ano pa kaya kung nandoon sa challenges, nakakaloka kayo, nakapagpatayan na kayo ng dahil sa avant-garde. Gusto ninyo i-number one yung ano? Ang hirap yan. Yung avant-garde, mahirap i-achieve yan in makeup and in posing. Grabe. Siyempre, kailangan modern eksena mo, di ba? Hindi pwedeng... Futuristic. Oo. So, ayun. Ang dating mo pag ano, usually, ang look is dapat android looking ka pag ano. Yeah, exactly. Diyan kan maganda sana si Alexi Brooks kung hindi siya nag-classic gown eh. Kung parang android kung hindi tabs. Kung hindi nag-classic gown si Alexi at tapos naging android looking tapos may something na nilagay dito. Tapos ang bongga sana pero hindi nila naisip eh. Pero hindi ko naman hinusgahan na hindi nila naisip. Siguro yun lang available at that time nung hiningi sa kanila ng Miss Universe Philippines yung material. Yeah, it takes a lot kasi mga materials pag futuristic, usually mga ano eh, mga plastic, bakal, metal, i-reshape sa'yo eh. So, this really hard. Yeah. So, ayun, may naggamit ng classic, meron naggamit ng avant-garde. For me, Alexi Brooke tops the classic gown. To be honest. Alexi, walang duda doon. Sa pose, everything, sa kulay, sa background, everything, sa makeup, Alexi Brooke tops the classic. And VVB tops the avant-garde. Walang duda din. Kakuli. Kakuli ko pala yung gown ni Alexi. Adwa, taray. Kakuli ko pala. O, diba? VVB top the avant-garde and Alexi. Yes. Ang akin kasi sa aking prediction, siyempre nakita naman ninyo yung aking prediction. Sa prediction ko ay ang 10 to 6 ko is yung classic gown. Kung sino yung nag-top talaga sa best in evening gown. Tapos yung 5 to 1 ko is yung nag-avant-garde. Siguro naman intindihan naman ninyo doon. Yes, kasi hiniwalay ko. Tapos nagagalit sa mga team ni Alexi kasi nga hindi ko daw ni number 1. Bakit ka na number one? Nag-top nga siya doon. Sabi ko nga, the best in evening gown for today's video ay si Alexi Brooke. Paano? Hindi kasi nila iniintindi yung vlog. Salita lang sila ng ano. Pero ni-ranking ko na lang sila ng ano, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hanggang 15. Ganun yung purpose ko. Kasi nga magkaiba yung evening gown at saka avant-garde. Yes. Ni-ranking ko lang. Based on category. Yeah. Yes, based on category. Tapos nanggagalaiti sila. Ha? Diba number one nga sa akin si Alexi Brooke sa ano? Ba't ano? Ba't ganun? Nakakaloka. So ayun, sa'yo, sino ang top 5 mo? Pinaghalo na to ha. Halimbawa, pinaghalo na ang classic to avant-garde na evening glam. Sino yung nag-top 5 sa'yo? Nag-top 5, not in any order, of course.
Talking about VVV, grabe. Para siyang isda. Yung fish tail. Ng fighting ano, fish. Fighting fish ba yun? O kaya Siamese fish ng Thailand. Oh, yes, tama. Diba? Yan, na-achieve niya talaga. Napaka-amazing. I would like to see how you walk in this gown. Yun ang question. Yes! To walk in this gown. Yun ang gusto ko makita. Sana makita ko. Sana they'll give sana may ano sila. Sana may ano sila, sir. Sana may passion show sila about the avant-garde na yan, ang classic and avant-garde gown na yan. No? Mm-hmm. So, how does it look when it walks? Gusto ko makita. Kasi baka maganda lang sa picture yung pala, hindi mo pala, kasi may mga damit na hindi mo pwedeng ilakad. Yes, tama. Mahihirapan kaya dyan sa paglalakad sa gomamela na yan or fighting fish na yan? Kakaloka? We will see kung paano. Mm-mm. Next, who is your second best? Ay, hindi naman second best. One hindi of second the best. Top five top lang. Five. Not in any order. Of course. Sino pa ba? My God. Alexi May Brooks. Oh, yes. Kakulay ko pa yan. You know why she was successful? Because she chose the best color for her skin. Nag-match yes. Skin. I agree. So, in choosing a gown or a dress, it's better that it complements you. You could be hiding something or you want to flaunt something. So yun ang ikinaganda sa gown ni Alexi Brooks. At the same time, the gold caramel, hindi, caramel ba siya? No, it's a gold yellow color. Parang, yes. Mm-mm. Yung parang pinigin ko bronze. Ang isa pang reason I think why they chose this one was siguro because there was a clamor for femininity na maging more feminine or babae si Alexi Brooks. Alexi. Mm-hmm. Yeah. Kasi pag nag-android siya, magiging masculine na naman, you know. Exactly. So maybe this is one of the choices too. Pero I would love to see her in an avant-garde android look. Oh my God. Yeah, I'm so excited. Para din. Siya, the Terminator. At saka pwede niyang gawin yun, di ba, yung may mahabang buhok, di ba, avant-garde yun, tapos tugtong-tugtong, tapos mahawakan niya. Uh-huh. Ganon. Mm. Maraming gagawin pwede sa kung avant-garde lang talaga yung team na sinunod niya. Pero yung classic ngayon, sinunod na wala tayong magagawa. Yes. I'm choosing. Sino pa ba ang gusto? And I respect the decision of the team. So, sino pa? Bukod kay Alex and BBB. And the other one that's good, for the especially for the classic, is si Christy McGarry Taguig. Oh my God. Napaka-delicious ng gown niya. It reminds me of a gown. Usually, they call it haute couture or handcrafted specially made for just one client, one design. So, this one has a parang corset look, but actually, hindi makita. But actually, it's a long dress na merong overskirt na bouffant skirt. So, dalawang parts yan, I think. Yung long skirt na suot ng part of the gown and the other one is the bouffant skirt na ipinatong doon. Ito ang maganda ilakad. At the same time, her pose is very classic. Yan ang classic na Parisian pose for those kind of gowns. So yung mga fashion houses ng Chanel, ng Valentino, Balenciaga, and Christian Dior, yun ang ibinenta ni ano. So really, this is fabulous and this is glamorous. Ganda ng pagkagawa. Saka walang glitter yan. Kasi ano yan siya eh. Ang binibenta is yung construction ng design. Hindi siya yung glitter. Nakailan na ba? Then, na ba yun? Pang-apat mo. For my fourth will be... Pero hindi yan fourth place ha? Yeah, oo. For in random order po ito. Is Miss Zambales. My God. Oh, amazing. I love her for this one. You know, ang kanyang pose is very nice. Tapos yung construction details ng dress made of ruffles. Because of the upper part of the dress, which you call a bodice, parang coral reef. So parang yung ruffles, parang something parang ano, cascading yung, water. Yung si Zambales, yung buhay na pamantayan ng pinaghalo niya ang classic at avant-garde. siya yun. Yung pinaghalo niya doon. At tingnan mo yung hair, super classic. Very nice, very 70s, 80s, ganon. Exciting na. Ganda. Hopefully na-appreciate yan ng iba. Yeah, si Zambales, umaakit siya. She's creeping out
by the ladder, umaakyat siya talaga. So nawala na yung imagery niya. Na-erase nung team niya yung dati niyang imagery na mukha siyang pang Miss Grand, yung kanyang pang waist. Pang-bombshell. Yeah. If you don't know her history, matutuwa talaga. She'll be always one of the best choices ever. Kasi nung I was scanning the gowns when it came first out, akala ko tapos na kay sa isang section. Tapos sa huling-huli lumabas si Zambales. Oh my God, sa galing siya. Bigla. Bongga. Actually, sa best in evening gown, pangalawa siya sa akin kay Alexi. That's why. Next, ang last mo sa top 5 mo. Oh my God, eto na yung nangyari. So I was looking at the pictures again and again and again. So, where are you? Okay. So what happened was, sabi ko, ang liit ng mga, ng sa screen, no? Ang liit, I cannot see the details. So ang ginawa ko nila sa malaking TV namin, so inisa-isa ko, nagulat ako, nakakita ako ng ginto. Laguna. Where yeah. My God. Siya ang third best gown ko. Oo. Oh my God, siya ang first ko. For this round, she is my winner. You know what? Yung tayo niya, itsura niya, yung hand placements niya at the side, yung kanyang chest out, relaxed broad shoulder, one step forward. Yung hindi ko lang alam kung naka-tiptoe siya kasi hindi naman makita. Sabi ko, para na siyang nakatayo sa Miss Universe stage. Iniintay na lang siya i-announce. Yeah. Actually, ang ganda ng gown. Chain gown actually yan eh. Chain gown. Silver chain gown. Oo, nakita ko yung mga details. Yung mga dangling chains ang ginamit niya, which is parang yung kay Miss Universe Soleika ba yun? Pero yung kanya is metal. This one is, I think it's just embellishment or parang chain of crystals ang ginamit niya. So actually, nung nakita ko to, alam mo, pumasok sa isip ko, ninakaw niya yung itsura ni Atisa. Dapat ganito ang itsura ni Atisa. Ayan, ganyan. Oo, diba? Atisa yan. Tingnan mo yan, ha? Yan ang itsura ni Atisa dapat. That's it. Ngayon, ang ganda, if Laguna, no? If I were Laguna, I will always proceed in this look. Hindi na ko aalis sa ganyang itsura. Pati pose, ang ganda. So nagulat ako sa kanya. Actually, maganda din si Laguna in sa ibang Yun nga lang, hindi na bibigyan ng justice kasi nga parang yung team niya ay hindi masyadong binubonggahan yung mga materyales. But maganda pa rin si Laguna. Nanalo na to ng international pageant. Yes, supermodel. Oh. I think in India. At winner siya with experience. Yes, winner pa siya. Kaya pag lumakas ito at pag nag-post, oh my God, supermodel winner with a beauty queen look. Yeah. Sabi ko, delikado ito. Sabi ko, sana mapush siya. So I'm going to do a video about her. Magre-research pa ako. Titingnan ko yung mga iba-iba niyang looks. Kung pwede talaga. Alexandra Rosales. Pwede siyang i-push. So for now. Actually, maganda din yung S-pose niya doon sa swimsuit niya. Ang problema, yung background niya is very bright. Hindi siya na-emphasize. Tapos naka-yellow pa siya. So, hindi ka nakatitig doon, kundi doon sa bahay, doon sa likod ng background niya eh. So that's why hindi siya kumabog sa akin kasi parang mas makinang pa yung background niya kaysa sa suot niya. Ayun. Pero ang ganda ng S-pose niya doon, ha, kasi na ano niya talaga yung S-pose. Ayun, pupunta na tayo sa ating topic, sir. Tapusin na natin yung eksena niya about evening glam, classic to avant-garde gown ng Miss Universe Philippines. Yeah, tapos na yun. So we chose already the best for my five glam. Yung the best para sa iyo. Yeah, with a at ngayon ay uunahin natin ay ang Filipino community, isang category. First category natin, Filipino community. Bigyan kita ng mga contestant na medyo maingay, kumabog at pinag-uusapan. Australia, Kimberly Street, UK, Christina Chalk, Northern California, Kayla Carter, and Florida, Matea Mahal Smith. Sino sa iyo ang best representation para sa Filipino community para papunta sa top 5? That will be Northern California for me. Why because Kayla Carter? Personality. Compared to Australia, compared to UK, and compared to Florida.
Actually, all of them are very, very good. I was thinking there should be an award for a Filipino community, you know, princess or queen. Sabi ko, sana mayroong special award, di ba? Yeah. Kasi they might not reach the top five, pero sana i-acknowledge natin sila for joining. So sabi ko, sana mayroong special award na Filipino Overseas Princess. I don't know how would you call the award. Sana meron para mag-encourage bang ibang countries to join, because you'll never know. We might find somewhere out there like si Catriona naman is Australian, di ba? Baka makadiscover tayo ng talent from abroad that could represent us. Ang panalo lang ni Kyla, because she's a TV personality, so she will really always be good in interviews. Saka nag-shine ang kanyang personality. The other ladies, ngayon pa lang silang nag-step up. But when Kyla presented herself at the press presentation, biglang, ouch, boom. Oh no, it started with the press presentation for the Aces and Queen. Yes, Sashing Ceremony. Doon pa lang umpisa. Aces and Queen. Yeah, doon nagtumbling ang mga tao. Yeah. Na, wow, quality girl at may potential. Oo, maganda. Maganda in picture. Maganda. Hindi lang basta maganda. Brainy ang lola niyo. Oo, tapos merong sense pag nagsalita. Hit and miss pa lang ang kanyang mga styling, pero she has it, she have it. She just have to learn to use it. Yan ang masasabi ko for Kyla. Yeah. Dapat talaga merong special award for the overseas competitors. Parang maganda, di ba? Oo nga. Sa naisip ko na tong category, dapat may special award to lahat eh. Oo. Yeah, oh, why not? Oo nga, no? Kayla Carter is better than Matias Smith when it comes in all aspect, maybe. Mm-hmm. Maybe. And maybe. UK, maybe. Pero Pasarela, I go for UK. Oo. Then, Kayla Carter is better than Australia, except doon sa tindig na mala beauty queen at height na meron si Australia. Mm-hmm. But in sa overall, mukhang Kayla Carter talagang beautiful, with good communication skills. Aralin niya na lang yung technical aspect niya para kumabog siya ng bonggang-bongga. Kasi 2 months pa naman, pwede pang pakuluan yung lola ninyo para gumanda at magkalaman. Pwede pang kurot-kurotin sa iba-ibang parts. Oo, ano ba? Ano ba? Kumembot ka be? Ganon. O pa, gumalaw pa. Kasi parang stagnant yung ano niya, yung pasarela niya. Parang kasi wala siyang dating. Hindi kasi siya beauty queen talaga eh. Hindi siya beauty queen. She's a TV or movie personality talaga ang arrival. Mm-hmm. So, iba ang mundo ng beauty pageants. Iba ang mundo. Yes. Mm-hmm. But sa category niya itong Filipino community, Kayla Carter talaga ang ano, yes, namamayagpag sa'yo. That's my choice, yeah. Next natin yung pag-uusapan ay the newbies. Ito namang newbies na to, hindi mo talaga pwedeng matawaran. To be honest, mas excited ako sa kanila. What do you consider a newbie ba? Yung walang international experience? No, walang newbie? National experience. Walang national pageant experience. So, first time nila sa nationals na mag-compete. Sino yan? So, sa newbies na to, mas excited ako sa kanila. Mas kasi doon ko, wala pa kasi lang, wala akong expectation kasi sa kanila eh. Wala akong kailangan galingan niya. Wala akong expectation. That's why I'm so excited. Kasi nga, ngayon pa lang sila magpe-perform. Mapapahanga ba tayo? Or, madi-disappoint? The newbies, ito yung mga nakikita kong medyo kumabog ng bongga. Albay, Elaine Bernales, standing 6 feet. 6 foot, yeah. Engineer. Yeah. Is she an engineer? Engineer, mechanical engineer. Mm-hmm. Angeles. Joanna Marie Thornley. Apakaganda. Nakakagigil. Next, Baguio City, Tara Valencia. Mm-hmm. Ay, kasama ba siya? Okay. Siyempre, newbie siya. Ngayon lang siya nakita sa national eh. Was she appointed? Was she appointed ba, Baguio? Sa Binibining Baguio, sa Miss Baguio pala, naging third runner-up lang siya. Okay. Yung nanalo ay hindi yata nag-compete at siya ang ready. Really? Third runner-up? I wonder who won. Kailang mahanap ko sila. Ang ganda din. Sobrang ganda din yung nanalo. And then si Miss Cabanatuan City,
Danielle Villar. She looks like among the newbies. She looks like Catriona Gray in some of the pictures. Ganda and face. Pia works back in some other pictures. Biro, and other beauty queens and other Miss Universe face. But ganda na mukha niya. Ganda. Oo. So, sino ang bet na bet mo dito kung umabot ng top 5? Baguio, Cabanatuan, Angeles, or Albay? Di ba ang gaganda kumpara doon sa iba? Sandali, sumakit ang ulo ko. Pwede ba dalawa? Isa lang ba to? Isa lang. Isa lang. Papasok sa top 5 eh. Okay, last two ko is Baguio and Albay. Sandali. Ay, nako. Baguio, Albay. Baguio, Albay. When it comes to communication skills, Albay is better than Baguio. Yeah, I know. When it comes sa pasarela, same sila. Magaling din naman to si Albay. When it comes sa charisma, mukhang si Baguio ang nag-stand out. When it comes sa ano pa bang ibang stage present, mukhang si Baguio din. Baguio pa rin, yeah. Yung umi-eksena. So in all kasi meron din talagang lamang si Albay. Albay's strength is her physical attributes. Matangkad, of course. Yes. Then so yun ang kanyang attribute. Ang maganda kay Baguio, meron din siyang physical attributes. Maganda rin ng face, maganda rin ng body, at may pinag-aralan din, which is cum laude. Kaya lang, meron siyang magnetic personality. When she went to the press presentation, she made a very good first impression that she was able to sell herself. Doon hindi nabenta ni Albay ang sarili niya. Ang sarili niya. Oo. Mm-hmm. Dapat doon pa lang, kita na natin, ah. Shining like a diamond ito. Para napansin siya ng media. Mm-hmm. So my last two for this category is Albay because of her physical attributes and Baguio because of her physical attributes and her shining. Para siyang nagsashine. Meron siyang glow. Mm-hmm. Meron siyang charisma. Appeal. Appeal yeah. Na so, beauty queen. So I go for Baguio for this category. Ayan, nakakaloka. Mm-hmm. Si Baguio ang napili niya sa newbie. Oo, Si Baguio talaga. She's always on my, almost always on my top 5. Almost always on my top 5. Panalo na, pasok na sa top 5 si Baguio sa category ng newbie. Next, natin pag-uusapan yung mga returnees. Yung mga nagbabalik. Galing kabila. Pumunta sa Miss Universe, nagbabalik. First, galing Binibini Pilipinas, Cyril Payumo ng Pampanga. Second, okay. Galing Miss Earth Philippines, Anita Rose Gomez. Two, Miss Universe Philippines. Third, Kainta. Galing Binibini again to Miss Universe Philippines. And super returnees, VVV Bacoor from Miss Universe Philippines, nagbabalik uli dito sa Miss Universe Philippines uli. Sino ang gusto mong umabot sa kanila sa top 5? Bakit hindi nasama si Atisa in this category? Bakit kaya? Eh, may iba siyang kategoring pinuntahan. Okay, I got it. Okay. So for this, my last two will be Cyril and VVV. Cyril has physical attributes. Ang ganda ng face. Cyril is beauty queen material. Hands down. Beauty queen material. Padali mo ngayon yan, mukha siyang glamazona. Lalaban yan sa mga Latino, mga Latina. Right now, itsura niya is, and she has enough communication skills para lang maitawid. Because communication skills now is like 5% o baka 2% na ngayon. Let's see, we should learn from what happened with Shayness. Na kailangan, itsura is beauty queen material. So, yan ang strength ni Cyril. She is a beauty queen. And I think she won. She's a winner too, right? Yes, in international. So, malaking points yun, winner siya. And my last two with Cyril is VVV. The fact that VVV was a runner-up with MUPH before and she has a lot of fans. She's from Australia ba? New Zealand? New Zealand, right? New Zealand. Okay. So malaki rin ang puntos ni VVV, but I don't think that she has international experience. But what I've seen for the four last challenges, just go. Anita Gomez. Erase.
Yes, for hindi mo talaga siya pwede si BBB. Press presentation. Last, lagi siyang nasa top 5. At correct. Number 1 pa lahat yung karamihan. Correct. So, between Cyril and VVV, I will pick Cyril. Cyril, payo mo. Yes. Oh, di ba? Kakaiba. Nakakaloka. You know why? Because Cyril has proven herself. She's a winner. International. Yes, number one reason. Number two, she looks like a beauty queen. And VVV, sometimes, I don't think she looks like a beauty queen. I think she looks like a supermodel. At dyan tayo nagkagulo noon between MMD and Pauline. Pauline Analyze. Ano tayo ng supermodel. I don't have anything against MMD. I love her. Pero dapat, it's a pageant competition at nakita natin ang pinili nila ay mukha talagang beauty queen. Which is, ano, yan. Yan. So, at talagang si Cyril ang kinuha ko instead of VVV based on she's a winner. And number two, we are looking for a beauty queen and she fits the glove. She is a beauty queen. Yes, nanalo si Pampanga sa mga ano na to, nakakaloka, at si Kainta at saka si Sambales ay umuwing luhaan. Correct. Yeah. They're also good but not enough. Konti pa ako. May konti pa to convince me or everybody else that they should be, you know, the chosen one. Yeah. Next, nating pag-uusapan ay ang susunod? Black Barbies. Ah, just go. Siyempre, yung mga nandito, Quezon City, Lorraine Ojimba, Chelsea Manalo ng Bulacan, from Iloilo, Alexi Brooks and Matea Smith ng Florida. Mm-hmm. Sino sa kanila yung representative? Kailangang isang black ang makakapasok sa top 5. Sino ang pipiliin mo? Iloilo, siyempre. Sino pa ba? You know why? Number one, we saw her in actual competition. We saw her in actual competition at nakakaloka siya. She was the front runner for all the MUPH. After that performance, oh my God. Number two, she's an athlete. And beauty competition is a competition. Kailangan umabot ka sa finish line. And they know that. They practice 4 years, 2 years, just to compete in one event at kaya ni Iloilo yon. And yun na kailangan natin, yung gutom, yung may grit. They call it in America, grit, yung gigil na manalo. And I can feel that. I can feel that. And number three, the team. Grabe yung team niya. Wala akong masabi sa team niya. Talagang nagsisikap. Lahat. Nagsisikap, nag-iisip, pinag-iisipan nila lahat. I am so impressed with their team. It's like the team of Catriona nung lumaban siya for. Parang ganun yung kanyang team. Alam nila kung ano yung pwedeng i-flaunt, alam nila pwedeng i-hide. Kaya nagtataka ko nung Avantgarde, I was expecting dapat mukha siyang robot or android, pero they went to the feminine side because it's always requested that fans would like to see her feminine side, and she was successful in that. So for this category, of course, sino pa ba? Si Iloilo. My eternal favorite. Kung wala si Iloilo sa choices, sino yung second best mo dito? Bulacan. Si Bulacan, dahan-dahan din umaakit ng ladder. Oo. Nakikita parang, natin siya, dahan-dahan parang, siya nag-i-improve. Parang yung nakakasalubong niya at kung yung nasa unahan niya, kaya niyang sipain. Oo, makaakyat lang siya. Oo. Kasi grabe bumatapang din yung kanyang eksena sa Evening Glam, ha? Ang face, my God. At saka iba-ibang offer ng styling na meron siya. She's a model, right? She's a model? Yeah, model. Yeah. Actually, ka pwede din itong isali sa returnees, eh. Kasi galing itong Miss World Philippines ng 2017. Oh, she did it already. Oh, yeah. Also, Miss Naik. Pwede din sa returnees. Pero, kinatagorize ko na lang siya dito sa Black Barbie. Hindi kasi maingay, eh. Because the fans depends on what they see. So dapat maglabas pa siya ng, you know, ng kanyang personality, yeah, sa social media, ganon. Pero of course, pagdating sa, malalaman na natin yan sa bandang huli kung
baka pumasok siya. You never know, di ba? Iba kasi yeah. yung personal na nakikita mo, personal na kakausap mo, personal na kumikilos. And RJ is lucky because nakakapag-judge siya ng mabuti kasi kita niya eh kung sino ang budo. Oh, kita niya ng personal. Tayo. At ang ganda-ganda daw talaga ni Chelsea. Mm-mm. So, ang ganda-ganda daw talaga sa personal. Ilo wins in this category, hands down, syempre. Yeah, no, kumbaga, no question yan. No question. Kumbaga sa ABC mukhang alam mo na kung ano yung letrang yeah. at si Ilo-Ilo yun, ng bonggang-bongga. Yeah. Sabi nga ni RG kanina, may golden buzzer na Alexi Brooks. Makabili nga ng golden buzzer. Ha? Nakakaloka. At sa category Black Barbie, Alexi Brooks is on your top 5. Yes. Eto na nga, ang susunod. Ano ang yun? May international experience. Oh. First, Alexandria Rosales ng Laguna. Your yes. sentimental favorite for this day? Yeah, for this day. Then, Cebu, Chris Tiffany Hanson. Mm. Then, Christy McGarry ng Taguig. Mm-hmm. And Atisa Manalo ng Quezon Province. Okay. Sino ang isang nag-iisang may international experience na pwede mong ilagay sa top 5? At bakit? Okay. The problem with si Christy talaga should belong to the top 5. But the problem will be the statement of hallucination that yung kanyang yung age kasi hindi raw papanalunin, so sayang kung yun. I love her, and also with the Cebu the age will be the problem, but they are very good contenders. For Alexandria, she is a winner, so only for today, for some reason nakilig talaga ako sa kanya. Actually, kinuha niya yung image ni Atisa Manalo. Yun ang gusto kong makita kay Atisa Manalo. Ang ginagawa kasi ni Atisa Manalo today, I think yung team, is nag-reinvent sila. They're trying to experiment. They're playing things with her, which is in a way is good. But yeah, experimenting. Experiment new idea. Ganon. Mm-hmm. That's good too. Pero lumabas si Alexandria, sabi ko, oh my God, that's Atisa Manalo. Yan ang kanyang winning form dapat ni Atisa Manalo. So for Laguna, I have to do research more. But a number one winner siya. Supermodel competition. So maganda yan sa pictorial at maganda yan sa paglakad. Maganda yan sa pagposing. So for now, i-reserve ko lang muna siya kasi I have to do more research. So for now, for this category, of course, my perennial number one, si Atisa Manalo. Kahit kasi anong gawin mo kay Atisa, kahit pasuotin mo man siya ng basurahan, lalabas pa rin siya eh. Lalabas pa rin siya doon sa eksena kahit na pangit yung isuot. Kaya gaya nito, correct. Sabi ko nga, kung long gown na usapan, hindi talaga kakabog yung Atisa Manalo. Kasi yung sa choice ng gown, hindi ko bet. Pero nang dahil avant-garde nga, dahil may avant-garde, kumabog naman siya. Kasi nga, experimental, unusual yung gown na sinuot niya. So, from classic, hindi talaga siya nasuot ng classic kasi siguro wala siyang material. Or, hindi bongga ang classic gown na meron sila. So, tingnan mo, pag pinutol mo yung hanggang tuhod, para siyang banga. Tapos may illusion siya na lumabas si Atisa sa banga. Parang okay. Ganun yung eksena. So, mabuti na isip niya yung team niya na kasi wala siguro silang classic gown. So, avant-garde na lang yung eksena pati sa ulo. Pero yung mukha, be, ang bongga. Mm-hmm. Very, very beautiful. So, okay. So this time, si Atisa yung pinili mo. Yes, because the choice is the overall eh. Hindi naman sa gown lang eh. Kung sa gown, sa gown, magiging last choice ko ito. And I understand what they wanted to do. I think this is kind of a aquamarine straight long dress. Tapos merong fringes on the top. Actually, merong ganitong, what's the term? Hindi coral siya eh. Meron siyang ganitong parang sea urchin. Parang sea urchin.
may gumaganong-ganon siya sa dulo, tapos parang ipinasok si Atisa. Yes, lang, parang nahilo lang ako kasi yung kanyang corset na yung kanyang corset is made of made of crystals. Kung ginawa nilang pearl, alam mo baka na ay, ang ganda, no? Under the sea. Kung instead of crystals, kung nilagyan nila ng pearl, in-outline nila with pearls, tapos nag-pearl siya, parang lalabas marine, aquamarine ang kanyang peg or under the sea, parang serena ang kanyang peg. And that will qualify really as avant-garde, which is under the sea. Sana yun ang in-achieve nila. Tapos yung hair niya, that's like the 60, the Charleston era. Parang hindi nag-back. Parang hindi nag... Yung mga elements ng hair, nung crystal, nung skirt, yeah, na naka-umpire cut kasi mataas siya eh. Parang hindi nagsama-sama. Masarap yung mga rekado, pero nung pinagsama, iiba ang, nag-iba ang lasa. Mm-hmm. Siguro, hindi yung hair and makeup niya is, ano ba tawag dito? Yung Kiss Me part is parang mm-hmm. classic and the makeup is avant-garde and the other is classic. So, I don't know. Kaya nga sabi ko, kaya nga sabi ko, kung long gown competition, ligwak si Atisa ng bonggang-bongga sa kulay ng gown niya kasi hindi ko talaga rin bet. Mm. Pero ako, dahil may... sa akin, hindi nga siya aabot ng 10 eh for that gown. For that gown, hindi siya papasok. Pero nang dahil may pinasok yung Miss Universe Philippines na experimental or avant-garde, pumasok pa rin naman siya dahil sa eksenang yon. Ang yung top 5 mo is... sa return is Pampanga, yes. Yung Black Barbie mo si Iloilo, ang international experience is Quezon Province, ang newbie mo is Baguio, ang Filipino community is Northern California. Yeah. Yung top 5 mo ay si Northern California, Iloilo, Pampanga, Atisa, and Tara Valencia. Ngayon, based on sa kanilang press presentation, sino ang magiging top 3 mo? Of this? Girls. Kasi nakita mo kasi, sa press presentation kasi nakita mo yung in motion, yes. Pasarela, at saka yung styling ng meron sila. So, doon na tayo magbibase. Based doon sa press presentation, sino yung top 3 mo dito sa mga nabanggit mo? It will be Iloilo, Atisa, and Baguio. Ayun. Si Pampanga, qualified siya at itsura niya is a beauty queen. Pero hindi siya, I don't know. I cannot relate to her. Kailangan pa siya mag-show ng kaunti. Yeah, na personality. Mm. And the other one, North California, because she's a newbie. So siya naman, ang ganda ng personality niya, hindi naman siya baka beauty queen. Dapat pala mag-share ang Pampanga ng kanyang beauty queen material look at ipasa naman ng North California ang kang personality. Kung ang personality ni North California ay binigay kay Pampanga, oh my God, laban talaga si Pampanga. So, yeah. Diba? So for now, it's Iloilo, Atisa, and Baguio. At mukhang sila pa rin yung clear na top 3 ngayon, no? Mm-mm. Si Atisa, Iloilo, and Tara Valencia. Yeah. Sila yung klaro at sila yung sigurado kasi nga walang age restriction, walang transgender, walang nanay. Kumbaga, sila ang pinaka-safe na ipadala sa Miss Universe kung ngayon ang competition. Wala nang iba, sila talaga. Sila talaga yung lalabas. Mm-mm. Pareho ba sa iba na blogger? Oo. Ganun din. Oo nga kasi mm-mm. yung category, yun ang pamatay. Oo. Eh. Yung yun ang pumapatay sa choices natin na didelete ka agad sila because so they want kahit ano kahit pala i-categorize ko yung mga girls na ito, ilalabas at lalabas pa rin si Iloilo. Sila pa rin din talaga. Kahit anong balikta rin, sila pa rin ang lalabas. Kasi kinategorize ko na to eh. Naghanap talaga ako ng pwedeng i-categorize. So, sila pa rin yung lalabas. Same as RJ, siya din yung top 3. So, kahit ano pang tumbling-tumbling, kahit ano pang eksena, sila pa rin yung lalabas. Kasi sila yung pinaka-the best na mag-represent ng Pilipinas sa Miss Universe, which is Iloilo,
Baguio and Quezon Province kasi wala silang wala silang butas and qualified. Eh. Qualified sila. Yes, qualified. Christy Magdari, Christy Fanny Hanson, at saka si Selena Antonio, overage sila. Pwede natin ipasok dyan, pero magki-question tayo niyan. Bakit kayo nagpadala ng overage na ganyan? Tapos the rest is, ano na, so-so na rin. So, ang ending din talaga, iba, di ba? Kahit i-categorize mo pa talaga yung mga eksena, sila pa rin talaga yung top three. Mm-hmm. To be honest. Kasi nagkaroon ng division eh. Mm-mm. Hallucination. Hallucination. So, ma-excite na lang tayo sa mga next performances or next categories or next challenge ng Miss Universe Philippines. Ano ba susunod? Yung Boracay siguro gusto, susunod, no? Siguro maybe. Gusto ko casting. Casting naman. Ah, yung parang magpapakilala sila kung anong eksena na yun. Para makita naman natin yung personality kung paano sila magkwento about sa sarili nila. Mm-hmm. Yung mahaba-haba, ha? Hindi yung one minute lang. Yung mga casting challenge na ano ba tawag dito? Walang make-up, tapos nagsasalita sila, tapos ano nila yung sarili nila, ipapakilala. Siguro mga 3 minutes video mm-hmm. na without less, hindi naman without make-up, less make-up, huwag masyadong avatar, ganon. Kasi ba naman yung iba, kung maka-avatar naman yung make-up, nakakaloka, kulang na lang, mga 10 patong foundation. So, sana naman yung normal lang. Kasi, syempre, doon tayo magbe-base kung ano. Kasi mas masarap kasi kung personal natin sanang nakikita. Eh, malayo uh-huh. tayo sa venue. So, pang ano lang tayo. Okay, parang virtual. Oo. RJ sa Pluto. Siya lang ating representative eh. At saka si Doc said. So, excited ako for Mexico. Oh my God. I'm so excited, Red. I'm so excited. Ako representative dyan sa Mexico. Papadala ko. I'm so excited din sa next challenge ng Miss Universe ano Philippines. Yung Boracay ata, Boracay na ba? No pa siguro. Maybe on Sunday. I don't know. Kasi every Sunday sila naglalabas eh. Nabubulabog tayo. Nabubulabog tayo. So, abangan na lang natin kung ano malay mo in tribal attire naman this time or national costume. Ethnic. Oh, di ba? Kasi cultural kinimbolan ng Pilipinas. Hopefully may mga tribal attire. Sana ano, anything that represents their provinces, you know, ang ganda. Yeah. Diba? Pwede food, pwede yung gawang impacto, pwede kung ano-ano. Totoo 'yan. Pwedeng yun nga, pwedeng mga superstitious belief, mga ano nga tawag doon, mga superstitious belief natin kung ano-ano diyan. Mga rin. Laman ganda. Lupa, mga ganan. I'll go for ethnic. Ganda 'yan sa ethnic competition. Mm-mm. Kasi may kanya-kanya din tayong kultura bawat probinsya. Bawat probinsya, kaya that will be that. Kaya dapat maganda. So, ayan, ano yung mga ano sir, yung pinaka na-excite kang ano? Nai-excite ka, ano ba tawag dito? Challenge dito sa Miss Universe Philippines. Ang gusto ko sana yung, I don't know kung meron bang ganun, yung parang supermodel ramp competition. Runway challenge. Fashion, yeah, runway challenge. Nagawa naman nila, every year naman nilang ginagawa yun, ang runway challenge. Yun ang iniintay ko, kasi iba talaga pag in motion eh. Yung in motion. At sana, kung mag-runway challenge sila, yung walang cut, yung dire-diretso, makikita natin. Kasi yung iba, kinakat nila pag ano eh, biglang ikakat tapos ipupukot. Pag ikot, sana yung challenge is yung dire-diretso. Magkakaibang angulo at magkakaibang ano, camera angles, sana dire-diretso. Kasi ayoko ng runway challenge, ibig sabihin yung mga paayan, yung mga kamay, huwag kayong mag-focus sa mukha, tumigil kayo, mga ilusyonada kayo. Kasi hindi naman to ano beauty tips at makeup challenge. Runway po sa mga photographer ng mga team ng ano mga kandidata. Runway challenge, huwag mag-focus sa mukha, ekis 'yun, nakakaloka kayo. Bakit kayo magpo-focus eh rampadora dapat 'yun. Gusto ko yung, sana sa ano yung sa Okada, yung ano, yung ginagamit ng Miss Earth. Ang ganda 'yon for runway challenge. Kita mo talaga sa lahat ng angulo, saka ang haba ng mga lalakarin nila.
Yes. Sana dun gawin sa Okada yung runway challenge, maybe in swimsuit or in or maybe just like in a cocktail dress. That's enough. Yeah. So hopefully yung mga teams ng mga kandidata, wag mag-focus sa mukha kung may runway. Dapat focus tayo sa lakad at sa balakang, sa kembot, hindi yung sa mukha. Kasi naluloka ako last year, runway challenge, nakafocus sa mukha. Nakakaloka. So ano yung ginawa na sa yung ginawa sa Gubat ba yun? Na naka-swimsuit ba sila? I think. Yeah. Mm-mm. May kanya-kanya silang runway challenge pero nakapokus yung iba sa mukha. Hindi yung sa Gubat. Parang may kanya-kanya silang entry sa mga probinsya nila. Sa mga probinsya nila na si Michelle Di ay nag-runway doon sa plaza ng Makati. Kakalok. Okay. At papuntang building ng ABS-CBN. Ayun, nag-brand out. Nakakalok. Kahit ba naman recorded, brand out. Nakakalok. Ayun, yun talaga yung mga exciting naman yan. At ano, sino pa yung mga bubbling up girls mo na gusto mong abangan, gusto mong subaybayan, at gusto mong pumabog din? Ngayon lang yung si Alexandria from Laguna. I was so impressed with that look. Sabi ko, oh my God. So I'm going to do more research on her. Pag nakita ko talagang may potential siya, then I will support her. Kasi minsan kulang lang ng counting push, and hopefully ma-i-push natin siya sa itaas. Kasi maybe, you know, she's not already a diamond. She's not the diamond in the rough. Diamond na talaga siya. Kailangan lang matitigan ulit. Kasi minsan na-pass by lang natin sila because sa publicity, kulang lang. Sayang eh, nakita ko yun. And to Atisa, kinuha na yung image mo, Atisa, Laguna. Yun na. Yun ang gusto ko makita sa kanya. Yun ang hindi binibigay sa atin. Ewan ko, anong eksperimento ang ginagawa kay Atisa, but go ahead, you know. Hindi pa naman main competition, so it's okay. So at least nakikita na natin si Atisa in different looks, different hairdo. It might be a winning situation. Or different styling. Mag-experiment muna tayo, pero it's still the same way. What Laguna offered for the glam, yun talaga dapat ang itsura ni Atisa. She will be at level with the Latinas. Anyway, siguro magiging ganun na itsura niya. I'm waiting for the return of that look for Atisa, and I'm waiting excited what is the next step for Laguna, if they'll be able to hold on to that. Pero kung ako, hello Laguna team, yan na ang ipeg nyo. Yan na, that's it. There's only about 2 months and you cannot experiment anymore. Stop with experimenting. Yeah. That is the winning look for Laguna. Yeah. Okay. At abang-abang tayo kay Alexandria Rosales, di ba? Yes. Kasi kung technical aspect naman, lalamunin ka dyan sa pasarela niya. So, abang-abang talaga tayo ng bonggang-bongga. By the way, sir, thank you so much. Thank you, Ren. Pinakilakan niya ako sa aking invitation, di ba? Siyempre, malaman din nila ang inyong observation dito sa Miss Universe Philippines ongoing ngayon, kung anong eksena. So far, ang lumabas sa kanya ay Iloilo, Quezon Province, and Baguio City. So, same lang. Same kay Dr. Sed, same kay RJ, same kay Mama Sam, same with you. So, apat na kayong in-interview, sila lang din lang naman yung lumabas. Sila pare. diba? Pinaghati-hati ko na yan. So, ibig sabihin, yung mga pulso natin ay pare-parehas lang. Ako din, sila lang din naman. Wala na akong iaangat at saka. Hindi ko alam kung may mga bago pa na mag-shine sa mga susunod na araw, pero mukhang sila na ang solidified top 3 so far. We'll see. Kung may mabuti sila, draw pa. Kung consistent ba itong si Iloilo, kung consistent ba itong si Quezon Province, or matapilok ba itong si Quezon Province, or itong si Baguio mawala ng pag-asa, 'di ba? O kaya ayun, so abangan na lang natin 'yun, guys. Maraming salamat sa inyo sa lagi-lagi ninyong pagsuporta ninyo sa amin with the Pageant Cafe. Sir, promote your channel, Instagram, and everything about the social media. Cafe, Sir Tony Lemon, The Pageant Cafe in YouTube, in all platforms, I think. Facebook also, pero yung Facebook, I think, just Sir Tony Lemon. Tapos yung TikTok and Instagram is also The Pageant Cafe. Yun. Yung mga guesting mo, kailan, saan, at bakit? Ang alin?
Yung mga guesting mo with RJ. Canceled kami ni RJ for Wednesday kasi hindi nagmamatch yung aming working schedule. But this coming Saturday, with Doc said ata or with you, hindi ko pa alam kung paano mekanisa. With Doc said RJ. Sana sabay-sabay na lang para isang bardagulan na naman, which is nice. Mm-hmm. That's very, very fun. Yan. Yes, abangan ninyo si Sir Tony Lemon sa kanyang ano ha. Don't forget to subscribe his YouTube channel, The Pageant Cafe. Thank mm-hmm. you tapos everyone. Instagram niya. Good night na ba dyan? And abangan nyo siya sa channel ni RJ. Malay mo, di ba? Ma-rescued yung ano ninyo. And kay Doc said. Thank you so much, Sir Tony Lemon. I love ya. And this has been Gaisel Ortega with Sir Tony Lemon with the lemon jacket. Lemon tree. Paalam. Bye, salamat.